Hello. So, ayan po, magandang gabi po sa ating lahat. Sample ko lang po itong kung paano o ituturo ko po sa inyo kung paano mag-enroll ng ating learner sa ating LMS course, sa ating Pilot Exit Assessment ng LAMP. Okay? So, sa mga teachers po na ICT coordinators, kayo po ay i-assign natin as registrar. And magkakaroon kayo ng capability na makapag-enroll ng mga learners nyo sa inyong school. So, ang gagawin po natin ay mag-sign in using DepEd Google account. So, antayin lang po natin siya na mag-load. And then, ayan, dahil nakalagin na po yung aking Google account, diretso na po siya sa dashboard. So, ginamit ko po is account ng aking misis. Okay, so ang gagawin po ng ating mga ICT coordinators ay magpo-proceed sa site home. Ito po yung ating site home. And then look for Learning Assurance for Monitoring and Progress, School Year 2022-2023. Meron po tayong Pilot Exit Assessment. Ito po yung ating courses na papasukan. So for example, ang ating learner o yung learner sa aking school ay grade 3 yung i-enroll ko. Ikiklik ko lang si grade 3 Exit Assessment. Now, meron siyang enrollment key. Ang kailangan lang po na makaalam ng enrollment key natin ay ang mga ICT coordinators per school. Okay po, sana po malinaw po tayo dyan. Ano yung ating enrollment key? Medyo simple lang po. Ito po yung ating enrollment key. Capital ICT underscore coordinators. Yung O sa last ng coordinators ay 0. Ayan. So, copy and paste. And then, click enroll me. Kapag na-click nyo po yan, makikita nyo you are enrolled in the course. Ang inyo pong role ay registrar. Kapag tinignan natin ang participants, makikita nyo po yan dito. Yan. And then, magkakaroon kayo dito ng capability to bulk enrollment. Yan po siya. Bulk enrollment. Ngayon po, ang mga ICT coordinators dapat ay meron na po kayong list sa Excel o CSV file. Ano yung link na yon? So, share ko lang po itong ating Excel. Ayan. So, ang first column ay email. And then second column ay group name. Ito po siya. I'm sure na inform na po kayo na ang groupings natin ay magkakaiba per exam. For example, sa grade 6 to grade 10, meron tayong Filipino and AP, Math and English, ESP and Science. So ano yung i-group name natin? So kung ang learner natin ay na-assign sa group A, Group A po ang ilalagay natin. Kung halimbawa ay Group B, palitan natin siya. Halimbawa itong set na to ay naging Group B. Paste natin dito. Yan, make sure nakatulad po ito. FA space Group space B. Yan, ganun po siya. So, ang maipapakita kong sample mamaya, ito pong nasa kaunahan, R4A1, sana ko po yan. So, dapat ay makakapasok siya sa FA Group A. Okay? Ayan po. Tingnan natin. File. Save as. Browse. Sample group. Make sure na ang save as type CSV, comma delimited. Huwag po kayo malilito. Meron pa po ditong CSV UTF-8. Comma delimited, hindi pwede natanggapin. Ito po ang piliin natin, comma delimited lang, CSV, and then save. Save. And, tanggalin ko muna si screen.
Minimize ko po ito. Paano nagba-bulk enrollment? Pwede nyong i-choose sa file. And then, choose file. Saan natin siya sinave kanina? Sa desktop. Sample group. And then, open. Ano siya? And then, upload this file. Kapag na-upload na po siya, nakalagay na dito ang pangalan ng ang file name natin, CSV delimiter, encoding, role to assign, student. First column contains email address. Create groups if needed. Pwede na kayong mag-no. No and no. Bakit ganon? Kasi pagka halimbawa nagkaroon kayo ng mali na encode dito, halimbawa nalagyan nyo ito ng double space, yung group A, na double nyo yung space, magkikreate siya ng separate group para sa kanila. So iwasan po natin yon. And then enroll them to my course. Makikita nyo na po, ayan na po yung mga pangalan natin. Ito pong mga learners na to ay hiniram ko po kay Sir JC. Salamat Sir JC sa pagpapahiram ng accounts ng mga bata. Para may sample natin. James Anthony Papa. Ito na siya. So pag tinignan natin ang participants, ito na yung ating mga learners. Mabubuo na natin sila. Okay? So nandito sila sa mga groups na ito. Okay. Now, anong itsura ngayon ng ating mga learners view? Logout natin. Open na lang tayo ng ibang ano. Ito. Halimbawa, learner na yung maglalagin. Gusto na nilang mag-exam o time na ng kanilang pag-exam. Ano ang kailangan nilang gawin o ano yung makikita ni dapat nila sa kanilang screen? So type nila ncr1.lms.deped.gov.ph. Kunin ko lang yung account ng aking anak. Yung kanyang email. And maglalagin siya. So, ang gagawin niya is mag-click ng Google account. Next. Don't save. By the way, ito pong account na to ay nagawa na before. So, meron siyang Google and Microsoft. Unlike sa mga last yata na nagawa na accounts ay pure Microsoft lang. So, pwede po siya mag-login din doon. Okay? Don't save lang. Wait lang po natin na mag-load. And nakapasok na siya sa NCR1. Meron siya ngayong courses na nandito sa dashboard. Makikita ngayon itong Grade 3 Exit Assessment. Kapag inopen niya yan, ito po ang kanyang course. Filipino and AP. Ito yung kanyang courses. Bakit? Kasi nga, in-enroll natin siya sa group na FA Group A. Kung halimbawa, inilipat ko siya, nagkamali ako ng enroll, dapat pala siya ay sa ME Group B. Inalis ko pa yung Group A, sinave. ME Group B, pag tinignan niya ngayon to, ni-refresh, ME Group B na siya. Huwag po kayong mag-alala kapag kinlik nila yan, yan, wala pa naman siya kayong ma-access. Sineset-up na po, ginagawa na po yung questions para po sa ating LAM. Okay? Malapit na po yan. So, if you have questions, ito pong file na to
ay isesend ko po sa mga ITOs po ninyo. So make sure na makipag-coordinate po kayong mabuti at very experienced na po yung ating mga ITO pagdating po dito sa LMS natin at I'm sure na matutulungan po nila kayo. Okay? So that's it. Magandang gabi po sa ating lahat.